Good morning. Today is tuturuan ko po kayong gumawa ng face mask at home, yung DIY. Kasi nakakaubusan. Nakalimitan yung iba dyan sa bahay nila, wala na silang mabili, wala sila tuloy magamit. Siyempre ngayon kailangan aware kasi nangyayari sa paligid at napakarami ng may case ang COVID-19, itong virus na dumating sa atin. Stigma na po sa bawat Pilipino. So that's why, dahil sa kakulangan, tuturuan ko po kayo gumawa ng DIY. Makukuha nyo lang po to sa bahay, madali lang pong gawin. Katulad po nito, DIY lang po to eh. Ginawa ko lang po siya. Tuturo ko lang po kung paano siya gagawin. Hindi man siya surgical, pero at least makakatulong sa inyo, sa bahay ninyo, sa bawat miyembro ng pamilya. Ito po yan, no? Ito po siya. Ito po yan. Ituturo ko sa inyo yung gawin ngayon. Kailangan nyo po ng ano, ng tela po. Kahit mga lumang damit nyo po sa bahay na hindi nyo na po talaga ginagamit, but make sure po na medyo ano po siya, stretch. Ayan. Stretch. Okay lang po. Na-stretch po siya ng konti. Ayan, ganyan po, stretch. Pero kasi yung t-shirt na ano, na hindi na-stretch. Pero pinaka-the best po yung stretch. Kasi dito wala na akong problema. Pag ikinat nyo, dire-diretso nyo na po may isasuot. Nyo kailangan ng garter-garter po. At saka fit po sa face at saka breathable po talaga siya. Basta po, may stretch na t-shirt po. Okay. Tagwa po ako ng pattern. Paano natin po gagawin? Okay, sa paggawa po ng pattern, para makagawa po tayo ng surgical face mask. Minsan sa bahay, mahawala talagang, ano, mahawalang, tawag dito, ruler. Siyempre, yung mga estudyante meron, pero sometimes talaga, wala po. So, ang best way po is, kung panukat is nung kutsara. Kung meron kayo, napakadali na po, baka wala pa kayong kutsara sa bahay. Ha? Kailangan po kutsara po. Tuturo ko po sa inyo kung paano sukatin ng sakto po yung bago natin surgical face mask. Guys, ito po yung kutsara kung paano po gagamitin kung wala kayong ruler. Oh. Napaka easy way na po to. Ito po, ayan. Yung dulo ng kutsara, tapos doon sa pinaka bilugan ng kutsara, maglalign po kayo doon. Ayan, lalign nyo po yan. Doon. Tapos, ganun din po doon sa kabilang size. Ayun po. Ayun, lalign nyo po yan dyan. Ayan. And then, magkoconnect na po tayo. Yung ginawa nyo ng line, di ba? Ayun na po yan. Ayan, nagawa ko na kasi ito eh. I-delinear nyo po siya pag ganito. Ayan. Ayun. Ganun din sa dulo kung paano nyo ginawa. Ito rin po, dulo. Sa dulo, walang pinagkaiba po dun sa size. Yung kung ano yung ginawa natin dulo sa dulo po yan. Ayan. So, nakagawa na po tayo ng line. Ngayon, kailangan po yung mga yung edges po, kailangan po pabilog. Make sure ito pong isa. Ito sa bandang ilalim po. Kailangan ito po. Ito. Itong pinaka-side po ng kutsara. Itong bibilog po. Ayan. So. Ayun na po, nakita na natin. At yung sa pinakadulo, kailangan ito lang pong pinakadulo po ng kutsara. Ito po. Yun lang po, itong bibilog mo doon. Ayun, hindi pwede malaki doon. Ayun. So, ito na po yung pattern. Napakadali na po. Di po ba? Oh, ngayon gugupitin ko po ito. Okay, thank you. Tapos ito po, kakat ko na po siya. Ano lang kadali, di ba? Guys, ito po yung tela kanina. Sabi ko, kailangan stretch. Kailangan po talagang medyo stretch. Kasi pag tela po na matigas, hindi po maganda. Oo. Siguro meron talaga kayong mga telang stretch na mga luma dyan na hindi nyo mga nagagamit. Kahit short na stretch, pwede yung mga boxer or mga brief na hindi nyo na ginagamit. Pwede nyo siguro gamitin pang gawa po ng face mask po.
Ito po, napagdikit ko na po yung magkabilang dulo, yung edge to edge na ngayon ibababa ko po sa isang pantay na lugar. Pero ito pong cardboard ko. Meron po ako nito. Ayan. Ngayon, ito ngayon yung kinupit ko kanina. Kaya ako nilidyan nito kasi baka malito ko kanina yung sa edge ng mga dulo. Mamaya magkamali kayo ng pagkakapatong. Ang gagawin lang po natin is ilalagay lang po natin siya dito. Ayan, sa tela. Ayan. Ayan. Yung sa pinag-foldan, ayun po. Ayan. Baka doon kayo sa open, ha? Dito po sa close yun dapat, ha? Nakalagay, ha? Ito po yung pinaka-open. Dapat yung close doon. Ito yung ipapattern. Ayan. So, ngayon, ang gagawin nyo po dito is, ayan, from here, ayan, kaya kayo may pattern kasi yan, lilinyahan nyo na po yan. Ayan, papunta rito, pag ganoon po, line. Yan, lilinyahan nyo na po yan, ganoon. Hindi na po kayo maliligaw. So, nakagawa na po tayo ng linya. Ayan na po yung linya ko. Ito na po, ayan. Ayan. Nagawa ko na siya. Ang gawin nyo po, linawan nyo na lang ng konti para mas kita nyo po. Ayan. So, nagawa ko na yung line. Ayan, yung may, hindi nyo gano'ng kita, pero kita ko po. Ayan, yung medyo pink na yan. Gugupitin ko na lang po. Eto na po. Nakita nyo na po yung, di ba, yung linya yung ginawa natin. Ika-cut nyo na po yan. Napakadali na po niya, na gugupitin nyo na po yan doon sa shape na ginawa natin. Hindi na ho kayo mahihirapan talagang gawin. Ayan. Hintayin nyo po ulit. Ayan. Tapin. Pabigog ulit. Nasa dulo. Ayan. Nagawa na po natin. Ngayon po, ipopold naman natin ito. And then, ito pong pinakadulo dun sa dulo po. Ayan. Kakatin po natin yan dito. Ayan. Kailangan hindi ho. Baka putulin nyo ha. Kailangan yung saktuhan lang po. May maiiwan na dulo. Ayan. Parang ganyan lang po. Ayan. Ito na po siya. Christmas na po. Okay na po siya. Ayan po. Kita nyo. Okay na okay. Di po ba? Fit na fit. Walang problema. O, gawin nyo na po sa inyo sa bahay. DIY. Do it yourself. Napakadali lang ha. Okay. Bye bye.